maraming dahilan ang kanilang pag-iyak. Gaya na natin, umiiyak tayo kung masaya, umiiyak tayo ng malungkot, umiiyak tayo kung nasasaktan. Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Mommy Jess, your friendly breastfeeding peer counselor. Napakaswerte ko ngayong hapon ito kasi napatulog ko yung apat na babies. Hoy, pagdadasal ko ngayon na sana medyo tumagal-tagal yung tulog ng maliit. Sa hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po pala si Mommy Jess. I am a mother of 4 boys. I am a stay-at-home mom, a home baker, and also I am a trained breastfeeding peer counselor. Pag-uusapan natin yung mga frequently asked breastfeeding questions. Ito usually yung mga tinatanong sa akin ng mga counselors ko at ang nakikita ko halos sa post ng mga breastfeeding support groups. Una, ang pag-iyak ba lagi ni baby ay signed na hindi siya nakakakuha ng enough na milk. So, hindi po totoo yun. Ayan. Ang katotohanan doon, maraming dahilan ang kanilang pag-iyak. Gaya na natin, umiiyak tayo kung masaya, umiiyak tayo ng malungkot, umiiyak tayo kung nasasaktan. Ganon din po si baby. Dahil nga hindi sila nakakapagsalita, yun yung way of communication nila. Of communicating. So, sa next time na iiyak si baby, lalo-lalo sa mga nanay na bagong panganak, hindi po lahat patungkol sa gatas yun. Pero lahat po ng iyak ni baby, gaya ng sinasabi ko lagi, ay ang daddy lamang natin ang makakasagot. We found comfort sa ating mga breast. So whatever reason why they're crying, let them latch. Ayan, nagiging maayos agad ang mundo nila. Parang bumabalik sila sa kanilang comfort zone. So huwag pong isipin na nagugutom si baby. Just keep calm and latch on. Ayan. Pangalawang tanong. Nakakaranas pa nga rin ako kahit sa toddlers ko na gumigising lagi sa gabi o lalong-lalo na sa madaling araw. Mami, si Isu po ang masasabi ko sa lahat po ng mga nag-struggle sa kanilang journey ngayon, lalong-lalo na yung napupuyat lagi sa kakagising. Feeling ninyo hindi nagiging maayos yung buhay ninyo dahil nga hindi kayo nakakatulog na binibigyan nyo na lamang ng supplements sa baby para makatulog kayo. Let me tell you something about me, you know. Sakitin ako nung dalaga pa ako. Isang rason kung bakit hindi ako gumagala ng gabi or di kaya ako, hindi ako mahilig sa mga trabahong panggabi kasi hindi ako sanay mapuyat. So, yun nga, ako na hindi sanay sa puyat ay natuto talaga ako nung mag-adjust. At ang pinakamaganda doon, tinitake advantage ko yung mga time na nakakatulog ako para makabawi. So, normal lang po yun for the early days sa mga newborn. So, as they grow up, medyo tatagal na din yung tulog nyo. Ay, bless you! Mga mamis, huwag po kayong masyado mag-worry dahil hindi kayo nakatulog. You'll get through this. Hindi naman siya forever talaga mapupulit. So, meron din ako nabasa na article na nakakatulong yung pagising ng mga bata sa madaling araw para tulungan ka lumakas yung supply mo. Kasi nga, matagal silang dumidede. Naalala ko yung second na baby. Kumigising siya ng alas 12 ng gabi. Nagdidede lang siya talaga hanggang sa madaling araw. Mga alas 3 ng basta, mga ganong oras. Ang tagal-tagal matapos ng daddy. Ang pinakamaganda doon, hindi naman niya ako nadidisturbo. Kasi daddy lang naman siya. Ako, wala natutulog pa din. Next question is... Totoo ba na hindi pa pwedeng mag-pump yung mga nanay na 6 weeks postpartum and below? 6 weeks and below postpartum. So yes po, totoo po yun. Kasi ang dami-daming risk na nakaakibat po sa early pumping. Sa panahon na yan, konting-konti pa yung needs
ni baby, yung gatas na need niya dahil na maliit pa yung tummy niya, eh hindi siya kailangan ng maraming gatas. At pag nag-pump ka as early as 6 weeks and below, parang sinasabi mo sa katawan mo na you produce more milk kasi may nagdi-demand ng marami. At doon pumapasok yung plug ducts o di kaya mastitis, which na talaga yun. So meron siyang wisdom kung bakit hindi ka kailangan mag-pump as early as that time. Yung pumps kasi ay harsh siya masyado sa ating mga breast. Knowing na bago ka pa lang panganak, medyo sore pa yung mga breast mo and all. At tapos ipapump mo pa, mas nasasaktan siya. So hindi pa siya advisable talaga. Sinasabi ko talaga sa mga counseling ko na, lalo-lalo na yung mga working na, minamadali nilang makapag-ipon ng gatas. Wait for the perfect time. Kasi pag kahit 6 weeks ka na mag-start, after 6 weeks ka na mag-start ng pump, eh, makakahabol ka talaga ng mga needs niya. Isa pa, pag full kasi yung breast natin, hindi talaga siya comfortable. Kaya ang advice namin, hand expression, ang pinaka mabuti o maiging gawin para maiwasan yung sakit at ang comfortable na feeling doon sa ating breast. Hand expression, marami siyang video sa YouTube. Pwede mo lang search doon. At saka, it is a master skill. So, master skill, hindi siya natututunan in an instant. So, kailangan mo siyang i-practice ng i-practice. At promise, yun ang pinaka-hassle-free na pagkuha ng gatas sa ating mga breast. Next question is, last na lang siguro ito. Kasi nga gumising na yung mga anak ko. Okay lang ba daw yun kung isang breast lang yung dinididehan ni baby? Sapat pa rin ba daw yung milk na nakukuha? Yes, ganun po ka-amazing ang ating gatas. So, may nakita akong post sa Facebook before na breast cancer survivor si mommy, nakuha na yung isang breast pero nagpapadede pa rin siya sa isang yung breast. Exclusively breastfeeding. Kasi naman ang explanation dan, kung yun lang talaga ang dinididehan ni baby, hahabulin niyo yung supply ni baby kasi yun ang need ng anak mo. So demand and supply naman kasi ang pinag-uusapan sa breastfeeding. Ang problema lang doon ay pwedeng magiging hindi pantay yung breast niyo at magiging visible talaga yung pagiging hindi pantay nilang dalawa. Kung okay lang sa inyo yun at walang problema sa inyo ang ganon, then go. Okay lang yan. Actually, may mga nanay na talagang hindi dumidede sa kabila. Sabi ko lang is, i-practice ang i-practice. Or pwede mo namang i-pump muna yung kabila para. Kasi usually, ang problema ng mga baby na ayaw nila sa kabilang dede dahil either mahina yung tulo ng gatas doon sa isa o di kaya may problema sa hindi sila makalatch masyado. So, you have to practice na lang. Practice, latching the other breast para maging pantay naman yung kung concern mo yung pagiging pantay naman ng sizes nila. Ayan, so yun po at sana po meron kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayon. Salamat po muli sa pag-subscribe. Sa hindi pa po nag-subscribe, please do click the subscribe button para po maging updated kayo sa lahat ng breastfeeding vlog ko. Sa mga may tanong, please comment down at tulungan niyo rin po akong kumanap ng iba pang content sa aking vlog. Ayan. So, susunod po muli, ito po si Mami Chia saying bye!